Hi guys, this is MJ Bernardo, so welcome to my vlog. And for today's video, isi-share ko lang sa inyo yung experience ko sa paggamit ng DJI Osmo Action Camera. Ito, nabili ko siya sa Saudi Arabia, 1,150, sale price na yun, 14,000 dito sa Pilipinas. At the same time, nabilihan ko siya na ng maraming accessories sa paggastos na ako ng malaki. Nabilihan ko na siya ng waterproof case, underwater selfie stick, LED light, 2 pieces battery, charger, and nabilan ko na rin siya ng bag kit, and Boya mic also nabilan ko na rin siya, and yung mga iba pang accessories niya, like bag, and mga connectors. So, gumastos na ako guys ng malaki dito sa camera na to. So, in my first month until 5 months na paggamit ko ng DJI Osmo Action Camera, all throughout my vlog, wala naman ako naging problema. At the same time, maayos naman siyang gamitin kasi meron naman siyang selfie front screen na pwede mong gamitin sa video and pictures. Napakaganda niya kasi napakalinaw. Meron siyang resolution na 1080p60 hanggang 4K. Yan, yun yung resolution niya. So, napakaganda ng action camera na to. Ang hindi ko lang nagustuhan, guys, minsan, napakainit niya. Ayan, para siyang nag-overheat. Ewan ko kung talagang ganun lang yung camera na to pag china-charge mo siya or ginagamit mo siya outdoor. At the same time, ang naging problem ko sa DJI Osmo camera na ito is pag binilhan mo siya ng memory card, namimili siya ng memory card na isasalpak dito. So, hindi compatible yung mga ibang memory card na brand and the same time, yung mababang GB na gagamitin nyo is hindi rin pasok dito. So, kailangan bumili kayo ng memory card na higher brand and mas malaki yung GB. And, pagdating sa DJI Osmo, napakalaking problema ang aking na-experience sa paggamit nito. Kasi, within 5 months na ginamit ko to, hindi ko siya naranasan na mag-turn off ng kusa, then pag tinorn on mo na siya, hindi mo na siya mabuksan. Yun yung naging problem ko ngayon. So, nag-research ako through YouTube sa mga vlogs kung ano ba talaga yung reason kung bakit ayaw sumindi na yung DJI Osmo. So, yung iba, sinasabi nila dahil daw sa battery. So, I tried to buy a new battery, 2 pieces battery. So, ganun pa rin. Hindi pa rin siya mabuksan and I tried to charge my battery, fully charged. Ganun pa rin ang nangyari. At the same time, I tried to reboot this camera. Hindi ko alam kung paano i-reboot. I tried also to watch a video or a vlog on YouTube. Wala pa rin solusyon or parang wala pa rin naibigay na answer how to fix the problem. At the same time, nag-research ako, nagbasa ako ng mga comment. Marami nakakaranas ng ganito na problem ng DJI Osmo. Yung hindi mo na mabuksan yung camera. And hindi ko naman alam kasi hindi naman siya nabasa, hindi naman siya nag-overheat, hindi naman siya nag-overcharge, or hindi naman siya nag-overuse. At the same time, alagang-alaga ako dito. Hindi ko pa naman siya na huhulog anytime. Eh ngayon, ginamit ko siya for my vlog. Nag-shoot ako ng vlog ko. Ginamit ko siya. So, tinorn off ko siya. Nung gagamitin ko na siya ulit, tinorn on ko, hindi na siya mabuksan. Hindi ko alam kung ano naging problema. And I think, wala namang ibang nangyari para masira ito. So, nag-research ako kung paano kung masusolusyonan yung problem na to. And, I found out na maraming may problem nito. Hindi lang ako nakakaranas. And the same time, sabi nila, ibalik daw sa mismong paggawaan. And gagastos pa ako to send only this camera sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa ako ito binili. So, nag-research ako kung meron man ditong center ng DJI Osmo. Meron naman ako nakita, pero I think hindi nila masosolusyonan yung aking problem. Kasi, dun palang online,
chat sa online research ko, marami nang naghahanap doon ng mga solution in the same issues, walang sumasagot or walang nakakasagot. Meron sabi nila may mga may manangabasa ako na pagbalik daw nila ni-replace daw ng bago, and ewan ko kung totoo 'yon. And yung iba naman until now hindi pa nila nasosolusyunan how to fix yung pag-turn on ng DJI Osmo. Kung meron kayong alam guys sa solution nito, please comment down below para naman matulungan nyo ako. At the same time, ito lang is, nag-iisa lang ito na camera ko na ginagamit for my vlog. So, it's hard for me na gamitin ang cellphone kasi yung cellphone is hindi naka-stabilize. Masyadong magalaw pag ginamit. At the same time, yung wide nung pagkuha ng video, hindi tulad ng DJI Osmo camera, action camera. Kasi ito napaka-wide, although napakaliit niya, pero yung kuha ng videos, yung footage ng videos is napakalawak. Unlike sa cellphone, napaka-limited lang ng kuha yung video niya, yung wide ng videos niya. At the same time, gustong-gustong siyang gamitin kasi napaka-handy niya, hindi siya sitahin, napakaliit niya hawakan, kahit ganyanin mo lang without selfie stick or handle, magagamit mo. Unlike sa cellphone, it's hard to use kasi napakalaki na. At the same time, napakaano pa, kitang-kita outdoor na nagbablog ka. At the same time, napagastos na ako dito guys sa ano na to, sa camera na to, sa vlogging camera na to. Napagastos na ako ng marami talaga. So napakasakit ng ulo ko kasi hindi ko na alam kung ano gagawin ko dito. So my sister, she helped me to find out kung ano ba yung solution na dapat gawin dito. And sadly hindi siya nakahanap ng solution. So that's why I try to make a vlog. Yun, para ma-vlog ko yung experience ko sa camera na to. And di natin alam, baka may makasagot sa vlog na to and may mag-comment kung ano yung dapat kong gawin. So, please guys, tulungan nyo naman ako to fix yung problem na meron ako sa camera na to. Kasi sayang guys, kasi ilang buwan ko pa lang siya nagamit. Hindi ko pa siya nasusulit. And advice ko lang sa lahat po ng bibili ng DJI Osmo Action Camera, please check muna yung advantage and disadvantage ng camera na to. Mag-research muna kayo kung ano yung mga vlogging camera or action camera na maganda at mas prepared gamitin. Marami namang nagsasuggest or nagbablog sa YouTube kung ano yung mga dapat bilhin for simple vlogging or yung pag-start ng pagbablog. So, itry nyo din or mag-research din kayo kung ano yung mga magandang mga GoPro ba or DJI Osmo ba or gagamit ba kayo ng mga DSLR. Basta mag-research kayo ng mabuti para masulit nyo at magamit nyo na pang matagalan yung mga camera nyo. Kasi ako, dahil first time ko bumili ako nito dahil nagandahan lang ako and nagamit ko naman siya ng 5 months. Pero after ng 5 months, ito na, ginamit ko siya, nag-shutdown na siya ng kusa. Hindi ko na siya magamit. So, kung ayaw nyo masayang yung pera nyo, kung ayaw nyo gumastos ng doble, please research first ng hindi kayo magastosan ng or masayangan ng pera. So yun, ito nga guys, oh, ang dami ko ng mga accessories dito na binili. Ayan, hindi ko naman siya magamit. Hindi ko na siya magagamit ngayon. Ayan, bumili pa ako ng charger kit, may bag pa, etc. So, hindi ko na siya magamit. So, ayan. Ang gagamitin ko na lang ngayon for my vlog is my Huawei P30. Pagtsatsagaan ko na lang muna siya. Kung hindi na maayos yung camera ko, ito na yung gagamitin ko for my daily vlog. So, balik tayo sa cellphone dahil wala na tayong camera. So, yun lang. Nakakalungkot, diba? So, sa lahat po na gusto mag-sponsor, pwede naman kayo mag-sponsor ng aking new vlogging camera para naman may magamit ako. Diba? And guys, kung gusto niyo pong maging part ng aking YouTube channel, meron po akong join button diyan sa aking YouTube channel sa may baba niyan.
pwede po kayong mag-join sa akin. I-click nyo lang yung join button. Meron po dyan price. Mamimili kayo dyan ng perks na gusto nyong i-avail para matulungan ko kayo to promote your channel or to promote your business, to promote kung ano yung gusto nyong i-promote. Pwede kayo mag-join sa aking YouTube channel, membership or partner membership ng YouTube channel. So, asahan ko kayo guys na mag-join and to be part of my YouTube channel. Yun lang guys, thank you very much for watching. I hope na i-share ko ng maayos yung problem ko dito sa camera na to. And kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to like and share this video and subscribe na rin. And don't forget to subscribe. And see you to my next vlog guys.